Narito na naman tayo sa isang video ng channel natin na kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa development ni Kai Sotto, na kung saan mas napabilis pa ito dahil sa quality ng training facilities, teammates niya na future NBA star at ang NBA caliber na staff ng Ignite team. Araw-araw ay may bago rin itong natututunan at nai-experience na mga plays at strategies dahil na rin sa tulong ng kanilang 5-time NBA champion coach na si Brian Shaw. Isasama na rin natin sa videong ito ang nasabi ni Mark Dickel ng Talk and Text na maganda rin para sa Filipino players ang paglalaro abroad para na rin sa kanilang development. Pero bago natin pagpatuloy ang detalye ng ating video at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin. Napakaganda ang desisyon ni Kai Sotto na dalhin ang kanyang paglalaro ng basketball sa US para na rin sa development nito as a player at nagpakita ito ng potential na pwedeng ma-develop at napansin naman siya ng mga scouts ng ESPN at nasali ito sa ESPN Top 100 High School Prospects ng 2020 at nakuha nito ang pang-65 na spot. Napakaraming basketball players doon sa US pero nagawa ni Kai Sotto na makapasok sa Top 100 na ito ng 2020. Wala sa isipan natin noon na magkakaroon ulit ng reunion itong si Kai Sotto at Jalen Green. Pero iba na ang sitwasyon ngayon, magkakampi na sila. Hindi gaya noong unang nagharap ang dalawang players na ito bilang magkalaban. Kung hindi tumuloy si Kai Sotto na maglaro abroad o sa US, ay hindi natin makikita na maglaro ang dalawang players na ito bilang magkakampi at irepresenta ang Pilipinas sa NBA G League dahil parehong may dugong Pilipino ang dalawang players na ito. Masasabi ko na malaki ang improvement ni Kai Sotto doon sa US dahil marami siyang players na nakaharap doon at ang ilan ay halos kasing tangkad niya pero nagawa nitong makipagsabayan at hindi nagpapahuli sa opensa at depensa. Ngayon naman ay magle-level up ang mga makakalaban ni na Kai Sotto at ang Ignite team doon sa US dahil mga veteranong players na ang mga makakaharap ng mga ito kapag nagsimula na ang NBA G League. Idagdag mo pa na karamihan sa mga players ng NBA G League ay nasa prime na nila at NBA ready na ang ilan sa mga ito. Kaya talagang masusubukan ang bunga ng ensayo ng Ignite Team. Nagpahayag rin ng sariling opinion itong si Mark Dickel ng Talk and Text na maganda para sa mga Filipino players ang maglaro abroad para na rin sa development ng mga ito at para na rin magkaroon ang mga ito ng exposure sa labas ng ating bansa at masubukan rin nila ang strategiya ng ibang international coaches sa loob ng basketball court at masubukan rin ng mga Filipino players na sila ang maging import sa ibang bansa dahil yung ibang Asian countries ay willing sila at hinahayaan lamang nila ang mga local players nila na magdesisyon at maglaro sa kung saang liga nila gustuhin. Ang isang halimbawa ay itong si Kai Sotto dahil kung hindi niya pinili na maglaro abroad o sa US ay hindi siya makakaabot sa kung nasaan siya ngayon at hindi niya mailalabas ang tunay na kakayahan nito sa paglalaro ng basketball dahil sa US parang limitless ang mga talented players doon. Gaya na lamang ng mga kakampi niya na sina Jalen Green, Jonathan Kuminga, Isaiah Todd at Daishin Nix. Na kung saan naman, kung gusto niyang siguraduhin na makapasok sa NBA ay kailangan magkasing level na sila ng laro kapag natapos na ang Pro Pathway Program na ito. Yan na muna para sa video natin ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.